Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mexicana City. Magbibigay tayo ng update sa mga bagong istasyon ng LRT Line 1. Ito ang Redemptory Station. Kapag nandito ka sa malayo, para talaga itong isang elementary school. Buo na ang station building ng Redemptory Station. Nasa 89% na natapos ang station na ito, na bahagi ng Phase 1 ng Cavite Extension Project. 5 bagong istasyon ang sabay-sabay na ginagawa sa ngayon, mula dito sa may Baclaran hanggang sa may Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Yung Phase 2 at Phase 3 naman hindi pa masimulan sa ngayon dahil ongoing pa ang right-of-way acquisition. 3 istasyon pa ang itatayo mula sa Dr. A. Santos sa Parañaque hanggang sa Niok, Bacoor, Cavite. Natapos na rin pala yung ginawang pagsasaayos sa sidewalk dito sa may Bradco Avenue sa Asiana City. Binabakura na rin itong area na katabi ng Redemptory Station. Siguro may bagong building na itatayo dito. Ito naman ang dulo ng Redemptory Station. Nasarado pala dito. Ang passenger entrance exit siguro ay nasa gitna. Ang Redemptory Station ay itinayo dito sa tapat ng Baclaran Church sa kabilang side ng Rojas Boulevard. So ayan guys, mapapansin nyo naman, ang station ay nasa kabilang side ng highway. So kapag nandito ka sa kabila, tatawid ka pa sa footbridge para makasakay dyan sa station. Ito na yung bagong footbridge na itinayo dito na gagamitin ng mga commuters na sasakay dyan sa LRT Line 1. Pero sarado pa ito sa ngayon at hindi pa pwedeng gamitin. Katulad din sa iba pa mga footbridge dito sa Metro Manila, napaka-generic lang din ang design ng footbridge na ito. Hindi ko lang alam kung magkakaroon ba ng canopy o bubong. Kapag nagbukas na ang bagong Redemptory Station, mas marami ang inaasahan na bababa at sasakay dito. Dahil ito yung station na mas malapit sa Baclaran Church area, Baclaran Market,
at Rojas Boulevard. Puntahan naman natin yung isa pang station na ginagawa din sa ngayon, ang Mia Road Station. May bago palang footbridge dito sa tapat ng City of Dreams, isang hotel resort and casino. Makikita naman natin medyo modern ang design ng footbridge na ito kumpara doon sa isa na pinakita natin kanina. Kamakailan lang ay binuksan na ang bagong footbridge. Tingnan nga natin. So ayan guys, pwede na nga tayong dumaan dito sa bagong footbridge. Bago pa lang talaga to, ayan makikita nyo naman, parang katatapos lang yung construction. May residential condominium kasi na ginagawa dito sa tabi ng footbridge, kaya siguro ipinatayo ito. Mas maganda yung pagkakadesign ng footbridge at may canopy, may salamin pa sa magkabilang side. Pero yun nga lang, madumi dito. Kailangan talaga nabantayan yung mga ganitong infrastructure projects para hindi babuyin at tapunan ng mga basura. So ayan guys, ito yung bagong condo na ginagawa dito na malapit na rin matapos. Anyway, may bago ng tawiran dito sa area na to sa tapat ng City of Dreams. Medyo malayo din kasi kung pupunta pa ng Airport Road o di kaya sa Mia Road para lang makatawid ng Rojas Boulevard. So ayan guys, nandito na tayo sa bagong Mia Station. Katulad din sa Redemptory Station, nasa gilid lang din ito ng Rojas Boulevard. At kapag nandun ka sa kabilang side, tatawid ka pa sa footbridge para makasakay dito. Hindi pa muna nila tinapos yung bagong footbridge na tawiran ng mga commuters ng LRT Line 1. Kapag natapos na at nagbukas na ang Mia Station.
Dito naman sa dulo ng Rojas Boulevard sa intersection ng Mia Road, may footbridge na dito dati na pinutol muna para bigyan ng daan ang pagtatayo ng Mia Station. Kailangan talaga meron nagbabantay dito sa mga footbridge para walang nagkakalat. Ito na ngayon ang latest na progress sa Mia Station. Nasa 92% na natapos ang station na ito. Kitang-kita pala dito yung bagong Resorts World Westside City. Katulad din sa Redemptory Station, ang design naman ng station na ito, nasa taas ang platform level at nasa baba ang concourse. Ang disenyo ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1 ay inspired sa disenyo ng mga luma na istasyon. Nagkaroon lang ng konting pagbabago sa design at meron na itong escalator at elevator at concourse level. Marami sa ating mga viewers na nagtatanong, ito na ba talaga ang final na design ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1? Siguro masasanay din tayo kapag tumagal na at naging operational na ang mga istasyon na ito. At least kahit papaano, mas magiging convenient na ang pagsakay dito sa mga bagong istasyon dahil nga meron ng escalator at elevator. Anong masasabi nyo sa latest progress ng mga istasyon na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!